Talaga? Si Christian nag-call kanina, sabi niya may trangkaso pa rin. Ay we, bakit? Nagkahawaan ba kayong sakit? Wala akong sakit. Hala, Dad, baka hinawaan mong sakit. Di ba tabi kayo matulog? Wala akong problema. Pakilabas po yung screen record kanina. Wala. Wala. Hoy, mag-iingat kayo, lalo kayo. Lagi kayong nasa labas. Please, mag-iingat kayo. Paano mo nasabi? Hindi, kasi mahirap na ang ano, ang sakit. Mag-iingat. Ay, yung ano, di ba? Yung sa ano, yung tong kumakalat daw ngayon. Mpox ba yun? Mm-hmm. Research muna natin bago natin i-cascade para sure. Ata, Mpox ata yun eh, yung ano. Uy, thank you so much sa mga nagbigay. I love you guys so much, really. Podcast daw, podcast. Okay, let's welcome Perlas ng Silanganan thank together you, with Briggs and Sai. Welcome! Sa pambansang puso ba nga ba ang pinapagana o ang utak? Ating sagutin sa pagbabalik ng Perlas Talk. Perla Talk. Perla Talk. Ano lang yung umalis? Das umalis na daw tayo. Das... Umalis kami. Eh, sabay-sabay tayo, sabay-sabay tayo. Ulit mo yun, Perlas. Ulit, ulit. Okay. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin ang puso ba o utak ang dapat pagganahin pagdating sa pag-ibig. Sabay-sabay natin tuklasin ang pag-uusap ni Lasay Smith together with Vricks Galano and Perlas ng Silanganan. Nagbabalik nga pala ang Perla Talk at ang sigaw ng bayan. Nga ba ang dapat paunahin o ang puso natin? Kaya na unang sumagot. Ako, ang masasabi ko lang, dapat pagdating sa pag-ibig, utak pa rin ang pinapagana natin. Dahil kapag puso ang pinagana mo, wala kang mararating. Kaya dapat thank you, utak. Dominico. Tama. Dapat ang paganahin natin, puso. Kasi wala ka naman ding utak, ba't papaganahin mo pa yung utak mo? Puso na lang. No, ikaw na, Sai. Wala ka na namang entry, nanggigigil ako sa'yo. Ay, walang subtitle, be. Ah, wala ba? Walang subtitle. Walang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw mag-adjust dyan. Hindi ako, like, on a serious note, syempre, lagi natin dapat papaganahin ang utak! Tama ka, kapatid! Sabi ko na nga ba, nagkasundo na naman kami ni Sai dahil si Briggs ay Bonax. Iba na naman ang pinagana ni Briggs, puso na naman, kaya laging nasasaktan si Briggs dahil puro puso, walang utak. Ngayon, bibigyan kita ng utak ng ina mo. Utak ng ina mo! Utak ng ina mo! Uy! So ngayon... Hindi, totoo, hindi. Sige, ito totoo na talaga to. Sige. Totoo na to. O, sige. So ngayon... Hi guys, I'm Patricia, also known as Perlas. So, maraming nagtatanong sa atin, ano ba dapat ang pinapagana natin when it comes to love? Like, utak ba o puso? For me, kailangan talaga gumagana yung both, pero dapat ginagamitan mo ng utak. When it comes to love, kailangan may utak talaga. Kasi pag puro puso lang, mahirap kasi ang puso natin kasi guys, kapag yan umibig at kapag yan yung nasaktan at di mo ginamita ng utak. Why can you explain it? I think yes. You get my point. Yeah, I really get your point eh. Kasi parang yung point mo parang nagiging pointless. Hindi, gets ko naman. Alam mo, ako naman kasi, anong sabi mo pinapagana mo ang iyong utak? Yes, when it comes to love. Ako, hindi ko naman sasabihin or hindi naman ako magpapaka-ano dito. Pero minsan ginamit ko na rin yung puso ko. Like, totoo, pinagamit ko na rin siya to the point na I let my heart na... Alam mo kasi parang pag nagmamahal ka, kasi minsan, aminin natin ha, pag nagmamahal tayo, minsan hindi na natin namamalayan, hindi natin nagagamit yung utak natin. Yeah, that's true. Diba? Minsan kapag may mga times sa sobrang hulog na hulog tayo sa tao, mapapansin natin na akala ko ba utak muna, di ba? Pero hindi, again, ito siguro perspective ko lang ito, pero that was me before. Pero ngayon, as much as possible,
parang mas tinatry kong ayusin, mas tinatry kong lawakan yung pag-iisip ko pagdating sa pagmamahal. So, feeling ko, alam mo, sobrang hirap na, alam mo, sasakupin namin ang planeta nyo. Ang hirap ang explain. Nag-make up of your planet. Anyway, so yun, feeling ko talaga, ako feeling ko putak ngayon. Okay, putak. Sa dami ng sinabi ni Sai, hindi pa dinaretsong utak ang pagganahin at nagbaligoy-ligoy pa. Diba? Ngayon naman tanungin natin ang ating kapatid na si Bricks, utak nga ba ang pagganahin o ang puso? Kung akong babi... Ano ba? Kasi 'di ba ang normal na sagot dapat lagi utak naman, 'di ba? Lagi sinasabi both ganyan ganyan. Pero kasi minsan mas ang hirap kasi nung like for example, utak yung gagana kasi ito yung tama. Pero minsan kasi hindi porke tama, yun yung gagawin mo eh. Yeah. Times na tama to pero minsan mas nauuna pa rin pagganahin natin yung puson. Ay hindi yung puso. Puso. Like, kasi minsan, ay, alam naman nating mali eh. Pero at the same time, minsan yung puso natin, gusto natin na hindi magagawa ng paraan. Kaso, ang problema, masakit. Totoo. Mas masakit kapag kaano? Pag di ka nag-iisip. Ano pa mga tanong nyo? Magtanong kayo, guys. Sobrang tricky nung question, no? Parang kung iisipin nyo, parang kapag tinanong mo talaga, ano ba dapat talagang pagganahin, utak o puso? Diba? Pero like, siguro some of you will say and will answer na kailangan puso or kailangan utak. Pero just actually think, ano, just actually always read between the lines na lang. Parang kapag tinanong mo kasi yon, minsan hindi natin namamalayan kahit tayo mismo ang gusto nating sagot utak eh, di ba? Pero minsan hindi yun nasusunod. Minsan hindi na yun yung nasusunod eh. Lalo kapag ano, you're in love, tsaka mahal mo yung tao. So, kahit sabihin mo na, utak dapat yung pinagagana mo pag sinabi natin sa friends natin, di ba? Pero pag nasa situation ka na nun, and then love na love mo yung tao, hindi ka na makapag-isip, puso na yung nagdi-decide. Totoo. Talagang hindi, actually, sobrang tricky and ano nun talong talaga. Kasi minsan hindi natin namamalayan talaga na, huy, akala ko ba utak, pero bakit ito yung gumagana? Diba? O, eto, may tanong naman, bagong tanong. Oh. Feelings or friendship? Wait lang. Anong context? Oh, anong context? I just read it. Why are you asking me about the context? I just read it. Feelings or friendship? Feelings or friendship? Anong hindi ko mag-get? Siguro sa baka in general. No, I think eto yung ano ko ha. Feeling ko lang kasi yun lang yung inano niya. Feelings or friendship? Siguro like, if you have a friend and you have a feeling, paninindigan mo ba yung feelings mo or are you gonna stay with the friendship? Do you get my point? Gets. Ano daw? Ipo-person mo ba yung feelings mo para sa friend mo o continue mo yung friendship nyo? Yeah, like that. Feeling ko ganun yung pinaka-inaano niya dito eh. Yun lang. Tama ba? Parang yun kasi yung pagkaintindi ko lang. Tama na yon kasi naman mali-mali yung tatlong sentence, tatlong letra lang, tatlong word ginamit mo. Tama daw, yun. Nagagalit. Huwag nagagalit eh. Nagagalit tuloy. Okay, feelings or friendship? Okay. Sige, kasi na muna. Si Fricks muna, si Fricks, and then ako. Sige. Ikaw muna, Dad. Kapag rationality ang pag-uusapan, kung gusto mo talaga na mag-last kayo ng mas matagal, you're gonna pick friendship. But the thing is, at the end of the day, i-questionin mo yung sarili mo kung pag pinurso ko ba, may mangyayari ba? Kasi minsan masakit kapag naunahan ka na ng iba. So, kung ako papili, I will take the risk and mag-gamble na ako. Tatayaan ko yung feelings ko. Kesa dun sa dumating yung point na manghinayang ako kasi napunta siya sa iba. Tama naman na. Yeah. May point naman din. May point naman. Me, I will go to ano? Friendship. Bakit? Ano eh, parang... Alam natin, katulad nga na sinabi natin na pag-usapan natin kagabi, Sai.
I'm really scared when it comes like magre-risk ako. Yeah. Like mag-aano ako, 'di ba? Sinabi ko kagabi. So siguro I will go to friendship. Siguro may magkaka-feelings ako pero parang paano ko ba i-explain 'to? Parang feeling ko kasi mas magtatagal ang relasyon kapag magkaibigan kayo eh. Yeah. Like kapag you're gonna be like in a relationship, like you don't know kapag when na yung ano ganun. Unlike if your friendship, you know, malayo ka man or malapit ka man, ganyan kami. You're still a friend. Like yung ano, you're still out ano. Sa akin lang yun ah, pero ewan ko sa inyo. Because me guys, sa akin, iba kay Briggs eh, sa akin I'm scared of rejection. Yeah. I'm really scared. Kaya kahit gusto ko yung tao, hindi ako yung parang gusto kita. I'm not like that. So as long na wala yung inaano yung tao, hindi rin ako mag-ano. So like ma-pride. Pride ba tawag doon? Pride yun, di ba? Yeah. You're ma-pride. Ma-pride kasi akong tao, guys. So for me, guys, I will go to friendship. Friendship. Ako naman, siguro, may point si Pat. Friendship or feeling? Sa or ka na lang. Sa or na. Hindi. Ako, siguro, for this question, I think I would choose friends. Friendship. Kasi, like, I firmly believe na ako talaga, parang sabi, kagaya ng sabi ko, pulit-ulit ko sinasabi sa kahit sino nagtatanong sa akin. Been in different kinds of pains and heartbreak. And lalo kapag ka gusto kong andyan lang tong friend ko na to. Ayokong gumawa ng something na, alam mo yun, pagsisisihan ko. Kasi sobrang importante sa akin ng friendship. So, I think mas pipiliin ko na i-hide yung feelings ko rather than makasira ng kung ano yung meron sa amin ngayon. And kagaya ng sabi ko, risk taker talaga. Risk taker ako pagdating sa ganyan. Pero sobrang, alam mo yung parang may kinikip kang tao ah. Tapos kapag, for example, sabihin mo yung feelings mo, and itong taong to, parang hindi ko gusto, and hindi same yung feeling na nararamdaman ko, kagaya ng nararamdaman mo sa akin. So ako, instead na mag-take ako ng risk dun sa taong yun, ikikip ko na lang muna siya. Alam niyo kasi parang, di ba kagaya ng sabi ko, sa lahat nag-umpisa talaga ang friendship. Di ba? Friendship talaga nag-umpisa lahat. And siguro kung depende sa scenario, pero kung ako, mag-open ako ng feeling sa tao. And kapag yung tao yun, wala namang sinabing signal, or walang sinabi na parang, huwag na lang. Eh, take it daw mean ko, kapag parang, wala namang siya sinabi na, uy, wag na, stop na, ayoko ng ganyan. Kapag wala siyang signal na ganun ginawa sa'yo, okay lang na i-perso mo. Okay? Pero kapag may sinabi siya na parang, itigin mo na, ganito, ganyan, doon tayo magkakaroon ng parang problema. Oo. Diba? Yeah. So ako feeling ko, as of now, like, as of now talaga, for me, mas ikikip ko muna yung friendship before ako mag-conclude sa feeling. Kailangan mo muna kasing i-build yung friendship na meron kayo. And kapag na-build nyo na yun, kapag ka, alo, sabay na kayo sa agos ng buhay. Yeah. Pwede ka nang umaben, I guess. Pero hindi ako aamin. Hanggang walang binibigay sa akin ano, tapos hindi siya nag-ano, hindi ako aamin. Kasi kahit kailan hindi ako umamin ng feelings ko eh, kahit may nararamdaman ako sa tao, hindi. Kasi I'm ano eh, great pretender. Kaya kong, alam mo yun. Kasi guys, si Sai, ano siya guys, parang, si Sai kasi parang mag-release talaga yan, kahit si Bricks. Kahit alam nila like, alam mo yun,
kahit kaya pa nga, ako hindi. Like, ako kasi, takot ako sa rejection. So, kahit nakikita ko na parang may something, as long na hindi siya nagsasabi at hindi siya nagsasalita, hindi ako gagawa ng way para mag-ano kami. Pero pag nag-start na siya magsabi, then I can show my feelings. Pero kapag wala, walang signal, walang go signal, pero may paramdam, hindi rin ako mag-ano. Yes. Parang, parang nagigets yung point ko. Yeah, nagigets ko. Ako totally gets ko. Kasi baka hindi ma-reciprocate yung feelings mo. Medyo hurt, medyo nakaka-hurt nga. Oo, hurting. Ano yun? Masakit yun sa part mo. Like parang, ikaw binibigay mo yung energy na meron ka sa kanya, pero siya... Parang willing naman tumaya si Pat, pero gusto niya kasi makaramdam ng kahit pa paano na may, may chance. May chance. Willing naman ako mag-ano. Willing naman ako mag-ano. Mag-risk, mag-ano, tumaya. Pero kapag pag walang assurance, alam mo yun, yung wala kang... Baka kasi... Mamaya, ganito lang yung pinapakita nito, pero at the end of the day, hindi naman ako yung ano niya. Alam mo yun, may mga ganun kasi eh, yung okay naman siya magpakita sa'yo, pero sa kanya walang meaning, ikaw binibigyan mo ng meaning. Ako kasi guys, parang siguro ganito, ganito. Mamaya, hindi lang siya sa akin ganito, sa lahat siya ganito. Yeah. Yun. So at least, kung magpunyari, magpapakita siya sa akin ng ano, tapos ano yun niya. Then yun ko mga kumag. Express ng feelings ko, oh, ako din ganti nararamdaman ko. At least, assure ako na, ah, gusto ako nitong tao. Mapag-aalagunan mo. Totoo, totoo. Natamaan daw sila doon. Ilag-ilag, guys. Ilag konti, ganyan. Basta ako may love life na daw siya. Eh, di wow. Eh di wow, sana all. Eh di wow. Halika dito, mapakain ko sa'yo. Yes, ko sa'yo. Lalo kasi, nakakatakot din kasi minsan umamin kapag alam mo yung band nyo together. Yung alam mong... Suto. Ako kasi ano eh, ako especially ako, tinetreasure ko yung every band, alam mo yun. Hindi kasi ako yung parang agad-agad like, ganyan, no. Ano lang, parang ano, basta. Hindi ako yung ano yung parang alam niyo na wala nga amin hanggang wala nga amin. So kapag kahit ano taguan ng feelings si Perla Sampanalo pag taguan ng feelings. Literal na taguan ng feelings. Eh. Yes, mas gusto ko yung may assurance ako no. Yeah. So, ano? Nasagot na namin kahapon ni Sayan kung mahal ka o mahal ako. Nasagot na namin yung kahapon. Nakalagi naman ang sinasagot yung tanong na yan, guys. Actually. Mahirap kasi mag-assume kapag walang pinapakita sa yung motibo yung tao. Love or career? Ano daw? Love or career? Siguro you can do both naman, love and career. Pagpapapiliin ka lang ng isa. Oh, pagpapapiliin ka lang isa, love or career? Hirap. Next question, please. Next question po. Mahirap yung tanong. Ako. Magiging ano ako? Magiging... Siguro... Ang pipiliin ko talaga, career. Kasi kung love talaga ako ng tao... Like, he will wait or she will wait. Pwede siyang mag-antay. True. Pwede siyang, alam mo yun, pwedeng mapag-usapan. Pwede mapag-usapan. And you don't need to sacrifice yung love na meron kayo kung mutually agreed nangyari sa inyo. Kung parehas kayong career, ganyan, hindi naman kailangan mag-sacrifice ng love. Kasi like for example, yung guy or yung person, inapili ka na niya, o career o magiging tayo. Once na ginawa sa atin yun ng guy, siguro ang magiging sagot ko dyan, tuwanan na lang kita. Once na pinapili mo ko, if career ko o ikaw, it means hindi mo ko mahal. Yeah, that's true. Kasi ibig sabihin, anong kakainin natin bukas? Kung gusto mo, piliin ko na lang kita. Diba? Hindi ka kasi mapapala mo ng pagmamahal eh. Actually, legit diba? Yan. Hindi, never. Hindi talaga guys. Kasi kapag the person really love you guys, dapat may intindihan niya yung
Yeah, susuportahan ka niya kung anong ginagawa. Alam nga naman, mahalan ng ulam natin bukas, mamahalin pa kita ng lubos. Diba? Diyos ko, hindi kayo mapapakain ng I love you. Bakit pag pinakain, pag sinabihan ka ng I love you, mawawala ba yung mga kailangan mong bayaran sa pang-araw-araw, mga pagkain? Ito, sinasabi ko lang ito, hindi dahil, dahil... Maging ano na kasi tayo, kumbaga lalo sa panahon ngayon, maging practical tayo. Hindi lagi, sabi nga namin kanina, hindi lagi puso ang pinagagana, utak din minsan. Totoo. Kasi, tsaka again, kagaya ng sabi ko kanina, if mahal ka nung tao, hindi nyo kailangan mag-sacrifice. Hindi nyo kailangan i-sacrifice yung career nyo. As long as naiintindihan ka ng tao, mutually agreed kayo lahat. There's nothing wrong with that. Sabi nila dito, another question. Sabi nila, itong question naman daw. What will make you stop pursuing someone? If you do, kapag hindi mo na nare-receive yung same energy, tama ba? Pag hindi niya na nababalik yung energy na binibigay mo sa kanya. Oo, like syempre, like for example, hindi mo na natatanggap yung energy, same energy that you're giving, tapos parang wala, itchapwera ka na, syempre. Ano ba? Ano ba yung tanong? Ano ba yung ano? What will make you stop pursuing someone? Iba na yung treatment. Ako kapag nakikita ko na ginagawa ko yung best ko, lahat ng effort ginagawa ko, pero hindi ako nakikita, hindi ako na-validate. Feeling ko, that's actually the time na kailangan ko nang umalis. Kasi, again, sabi ko, why would you settle for less na parang ginagawa mo yung lahat, ginagawa mo yung best mo to keep that relationship, pero bakit yung isa walang ginagawa? So I think, for me, nakakaubos yun ng energy and lahat. And totoo yun, kung hindi na reciprocate yung love na binibigay mo sa isang tao, I think that's the time na kailangan mo nang umexit. Kasi mahirap yan kapag ka nasanay. Kasi, alam ba? Parang kagaya ng sinabi ko, you deserve what you don't. At saka mixed signal ba? Kapag mixed signal, no? Oo, tama din. Kapag mixed signal na, syempre. Ako yung siguro. Parang mag-i-stop ako mag-pursue ng someone. Kasi di ba katulad ng lagi kong sinasabi, ang pet peeve ko kasi is yung hindrance para mag-grow ako. So kapag yung person na-outgrow ko, tapos he or she refuses to grow with me, then I think that's the time na iiwanan ko na siya. At sasabihin ko sa kanya, he refuses to grow, so imposible na tayong mag-fall out of love na ako noon. Hindi na kita ipupursue. Thank you, Dario. Mahirap kasi magkaroon ng jowa na stubborn, na hindi na natututo. Totoo. Mahirap yan talaga. Yeah. Ba't ang lalim-lalim naman ang pinag-iusapan mo? Ano oras na kasi? Ano daw? Ito pa. Forget. Forgive. Ano mas madali? Mag-forgive or mag-forget? Ako, forgive. Mas madaling mag-forgive? Ano ba? Mas okay sa akin yung mag-forgive kaysa forever ako may bad blood sa tao. And ang hirap yan, na parang gigising ka sa umaga, tapos may sama ka ng loob. Kapag pinag-give mo na yung taong yon, that's actually the time na pwede mo nang kalimutan. For me, ha? At least nabigay mo yung inaalaw ng puso mo na i-forgive yung tao. Kapag nabigay mo na yun, edi ano na yun? Parang ano na yun sa'yo? Go signal na yun na, sige, kalimutan na natin. Napatawad naman na kita eh. Ganun ako. Oo. Yes. Ako kasi sa ganyan, katulad ng lagi kong sinasabi, siguro kaya kong mag-forgive, kaya kong magpatawad, pero hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko kayang, never ko makakalimutan yung ginawang masama sa akin kasi hindi na para umulit pa. Parang, okay, ginawa mo na sa akin yan. I will forgive you, but I will never forget
I will never forget what you've done. You already did what you did. And right now, kasi minsan, ginagawa ng mga tao yung ginawa nila and they know what it will mean afterwards, kung ano magiging result ng ginawa nila, and yet they still do it. So sa madaling salita, sinadya na nila yun. Yeah. Eh matagal ako bago mabadtrip eh. Matagal ako bago mainis. So kapag naubos mo yung pasensya ko, yung galit ko, naside mo ko, sa madaling salita, ikaw na may kasalanan din. Mm. Yung lalim. Pero galit ako. Joke. I see. Pero again, eto, love, parang ano to, parang depende sa nangyayari sa amin. Eto, wala talagang tama o mali sa opinion namin. So, we're just being like, open sa perspective namin sa isa't isa. So, eto sinasabi ko. Hi, Vricks! Baba lang ako saglit. Mabilis lang. Okay. May need lang ako.